Sa pagtala ko, nasa kalooban may problema sa mga kaligasan. Kahit na sleep yung pondo, yung sa labas, pwede ka magbigay ng lata, kasi yung karaming pecha eh. Kasi hindi galing sa kalooban. So a new education is needed to understand humanity's covenant with the environment. Maganda kung ano, dalawa check natin. Kanina may accreditation topic, no? Siguro, I would like to see how much of the issues of the capability in teaching about the environment would be required in institutions, a catechetical manual that will be accredited. So, nasaan dyan ang lupa? Nasaan dyan ang ego? Nasaan dyan ang hangin sa katesismo na yan? Siguro, tatanong lang ako ng konti. Sino dito nagpapamisa? Bato ito, pamisa naman. Intention, mass intention. Wala naman siguro, no? Ano yung mass intention? Thanksgiving sa ano? Oo, gumaling sa sakit, nanalo sa wedding. Para sa patay, maganyan. Sino dito? Yan. Sino dito may pamisa na? Ay, ko na bayad. Father, pamisa naman. Pamisa, pasasalamat. Saan? Sa oxygen. Bakit oxygen? Saan ka galing? Sinabong mo na. Paglabas mo, at ko iyak. Kasi, oxygen. Inalis-alis niyo ako sa sinapupunan. Ngayon, paglabas ko, kailangan ko na ito niya. Diba? Sino dito, ang bago yung pinanaman, nag-text muna sa nanya. Mommy, I'm about to come out. And I will be needing oxygen. Please prepare oxygen. No. Pero, paglabas ko sa sinapupunan ng nanay ko, hindi dyan yung oxygen. Ilang milyong taon, nagdanip ng Diyos, ng mga kamo, ng kawayan, ng puno, para pagdating ko, hindi dyan yung oxygen. At magulang ang pinanganak ako, ilang tangki ng oxygen ang na-inhale ko. Napasalamatan ang Diyos daw. So, recording na ng Father. Eh, subukan mo ma-stroke. Diba? Tapos talagang nakadito sa oxygen, tinitignan mo kung ilang tanke na ang pangyayari. Hindi ba? Yeah, I mean, it may be some trivial, but actually, we are really supposing a lot. Eh, yun na ang problema sa sabi ng Diyos. We have been snubbing the poor because they're just... And we have been snubbing oxygen. We have been snubbing the grass that produces oxygen. The challenge school is, how do you develop a catechesis that helps the kids appreciate the things that are ordinarily snubbed by philosophy, snubbed by theology, they think manuals of catechesis. Kapag hindi natin nakita ang halaga ng oxygen, hindi natin pag-aaralan sa magaling oxygen. Hindi natin pag-aalagaan yung mga puno at lagubatan na pinagagalingan ng oxygen. At ano rin nangyari? Hindi rin natin siguro, ang gagawin natin pag-polluted, kasama mo hindi tama, hindi ito. Well, yung dito namin, wala yung pag-aircon. Ventilator lang. Wi-Fi. So, sabi niya pa, alkansi na mo ba? Ang problem. Sa hangin pa lang, sa oxygen pa lang, mahinang klaseng oxygen na para sa mga.
practical environmental education and environmental, environmental analysis. We are being called to develop and to answer the ecological crisis. We need a new, refreshing, alive, dynamic, ecological crisis. So, you know, it's something. Okay, are we in the same place? So, siguro, basahin natin na, maraming detalye nila. Okay? So, ang gagawin natin nila, meron initial na initial na. Hindi ba yun? So, meron siyang 6 colors. Ayan. Pwede na lang? Ayan. Ngayon, ang gagawin natin, i-detalye lang natin ang so, Lord, salamat po sa basa po. Alam niyo, pinagaling nga sa basa po. Ito sabi nga. Pero pwedeng magbukas na ang Greek book at umasa mayroon isang baso tubig. Kung isang baso tubig lang, ang nasa gram. Subukan mo basyo ang gram. Lagyan mo na isang baso tubig. Tapos, buksan mo yung drink mo, hindi mo kung makakuha ka din sa baso ko. Kailangan, maraming laman na drum para makakuha ka din sa baso ko. Pero, bago ka makapuno ng drum, kailangan mga kailin, laman ang andagdan. Parang hindi matutuyo ang andagdan, kailangan alagaan mo siya lang ako. Ang motors. Kailangan alagaan mo yung workership, yung sila natin, para makainin mo. Kailangan, kung di natin basta sabihin ng kami, yung mga kumumukay ng malalim ng private wells, na hinihigot na sila ng tubig para sa kanilang mga submissions. Pero yung mga ordinary tao, So, anong klaseng katisismo ang pwedeng makadevelop sa pag-isip ng estudyante na bawat araw sasabihin ko ng tao ko na tumuturuan natin ay hindi na hindi na ito sa us. Ma'am, ako po ang hindi water engineer. Hindi lang yung tigapornas na wake up ng water. Okay, so nothing in St. Francis. Now, how to see if you are going to die. Okay, so yung kanina ho ay generic. Basta, kumbaga sa sculpture ay broad stroke, big cast. Mag-detalye yung tayo mo. Next. So, ipukulin ko ang mga merong video sa Cardinal Tagle. Ginawa ko, isa pa ko sa isa yung maharang video. Kinapture ko. Screen capture ko na lang yung ilang mga section para makita natin yung mga video. Next. Yan po, Garrix of the World Exposed. Available na rin sa YouTube. Next. Chapter 1. What is happening to our common home? Let us take a united unitary action in favor of the Earth and common home. Next. Combat global degradation, global warming, and the throwaway culture. Yun, isang binabanggit dito, situational to chapter 1, isa sa mga hinahighlight ni Pope Francis sa situational, ay tinatawag na throwaway culture. Simple lang mo yan. Makita ko, sobrang daming basura. At ako, nasasaktan ako dyan. Kasi, sa uban do, wala nga kami, uban do lang ha. Kaya ito dito ng mga botas. Ang plano ng gobyerno na doon ay lagay ng 44.4 hectares of landfill.
yung basura ng Metro Manila mas nalita ako sa palaisdaan ng Tubag-Tubag. Alam niyo, Smoky Mountain ay 12 hectares. Pero gabi nilang landfill, ang basura sa ubat nyo ay 44 hectares. Alam niyo, in principle, ang basura, ilalayo mo sa tubig. Diba? Ito, ilalagay talaga sa palaisdaan. So, kung tayo ang aming mga talaba, ang tilapia, ang mga manisdaan. So, kayo lang ang struggle. Natutuwan mo ako sa simbahan natin, nung nagsipag sa'yo ako sa bandong. Nang may sabiting, sabi pa ko lang, ino ang tingin. Pero napapituro ko. Sabi ko sa simbahan ko, dahil malaki ang tayo no to land ko. Bilibigay ako dun sa parokya, na talaga ano, malaki sa advocacy. Ano ko ba, pati sa Supreme Court pumamaya. Stagya ko talaga. Pero, fiesta, nililis yung mga bacho, etc. Pero, sinadya talaga na for a paroko, ng monastery, laiko, ng magaling, ng magaling, ng magaling, ng magaling, dito sa pagkain ko ay balusog na palaisdaan, dito naman ay puro basura, no to landfill. So, ang simbahan ay nakikibaka para sa throw-away culture. Ibang, tapo lang ng tapo. Hindi ba rin masisi, no? Kung ano, ano yung ginagamit natin para sa mga bata? Campaign. Ngayon, first, disposable culture. Yung dati, yung gagamitin mo ng pin, pwede pang laban, lalaban mo lang. Eh ngayon, isang gamit, tapo na. So, sipin mo, ilagay mo bata. At ilan yung diapers, araw-araw, itatapon mo sa basuran, saan bundok yan? Throw away culture, the culture of ano, instance, the culture of disposal of bold gadgets. Ako, may pagka-guilty rin ako dyan. Kasi ginagamit ko, ano, kung ano, disposable. Wala ko sino yung nagdodong ito. Siguro dahil ready-made, no? Kasi sa 7-11, gano'n? Tsaka kung mawala, at least mura lang. Pero ibang lunch ko, ito yung sinasabi, throw away culture. How can you sustain this society and lifestyle that does not even know how to manage its waste? Ano yun, yung isip, basta itapon, merong kukolekta niyan. Oo. Basta merong magkukolekta niyan. Problema, pag kinolekta, saan naman dadalhin? Ano yung dati kami, nung elementary kami, pag nasira yung chinelas, ha, alam mo na, narato niyo ng kalambo eh. Dudug ko yung gano'n, ha? O, magagamit na naman. Eh, hindi, yung pumping depresya, tapon. O, di basura. Ang sasabihin, ito naman makakamatay na ng cannabis. Kailangan kumanda ang market. Eh, para kumanda ng benta. Eh, kung live na lang nire-repair ng chinelas, ako rin. Oo, walang benta ng mga public ng chinelas. Makawala ng trabaho yung public ng chinelas. So, pwede ba dutri-dutri na ito ng message? Hindi ka lang. Ano pa? Next. Kaya siguro ang sinasabi ng ano, ng chapter 2 ay harapin natin ito at ano ang contribution ng mga Christians sa Bible. Next. Recognize that each of us is important in the eyes of the Father, and when you say each of us, each animal also. Ngayon, including the animals, including them. Okay? Next. And each element of creation, because they are all interconnected there. Hindi naman ginawa ng Diyos na nilikha niya ang araw, nilikha niya ang halaman, ang mga butiki, ang
Tapos nilikha ng tao. Pag nilikha ng tao, ay ito, mas magaling. Patay na natin lahat sa mga araw. Itira natin kung kaya ang magaling. Hindi mo gano'n. Di ba? Hindi mo gano'n. Sabi niya, ako, ginawa ko kayo ng manok, may nabarawag mo, tuloy mo. Palagukin nyo yan, hindi yung sirain. Palagukin nyo, hindi yung sabi ko, kayo na mahala. Ibig sabihin, kayo ang pagkapamahala, kayo ang katiwala. Hindi ibig sabihin, na pwede nyo nasirain lahat dyan. Basta kung kailangan nyo ng kahoy, putol, tapos maalang tumulong siya o pusa. Mariamia, I'll give you some more detail on that. Next. Dr. Pires has been mindful of the repercussions of the abuse of power in science and technology. Kasi tignan mo naman ang resulta, ito ba ang tamang paggamit ng science at technology? Okay, next. Let us, from an integrated approach against poverty, for an integrated approach against poverty to restore the dignity of the poor and to protect nature. Ito ang tatlo. Poverty, dignity of the poor, at saka nature. So, kailangan integrated. Next. Bilisan natin ito. Kasi interdependence obliges us to think of one world with a common plan. Panawagan na maturo-turo tayo. Next. I urgently appeal then for a new dialogue about how we are shaping the future of our planet. Bahagi ng dialogue ay facts. Bahagi ng pag-uusap ay kailangan meron tayong datos. Okay? Next. We have not yet managed to adapt a circular model of production. Ang sabihin ng circular model of production na umiikot lang yung mga bagay. Mapapansin niya doon sa mga sinasabing permaculture o yung organic farming. Mag-alaga lang ng baboy, yung tae, sasama mo sa compost, pagka compost na gano'n yung fertilizer. Hindi ka naman. Sabi mo, ayaw, kumain niya kasi gano'n yung fertilizer sa tae ng baboy. Hindi, mayroong proseso naman yun, decompose naman yun. So, yun yung circular na walang tapon. Yung mga gulay, anihin mo, yung mga gulay na hindi mo bibenta, pwede mo yung mga tapon, ihihalo mo sa compost, o kaya ipakain mo sa mga manok. Pag pumunta kayo doon sa mga organic farming, meron doon mga baboy na walang amoy. Diba? May mga manok na vegetarian. Ako, vegetarian ko ako eh. I eat vegetarian animals. they eat grass, I eat them. They offer me processed vegetables. Anyway. Pero yung sinasabi nga natin, hindi yung gagamitin mo ang isang bahagi, tapos the rest ako na. Ay, napapakinabahan mo. Pero nilalala ko sa amin, no? Yung sa barrio, sa Bandulagan. Pag bumili mo ako ng pechal, yung araw, pag bumili ka ng pechal, yung ugat mo, gumano? So, ang ginagawa ko nun, liwain ko yung dahon, patanin ko yung puno. Tapos, pag tumupo na yung pechal, nasabihin, ali, maglalaga tayo, mga ng pechal. So, paro, sa puto, isang dahon, Sa ano,
recycling, reusing, etc. Next. Moderating the consumption, maximizing the efficient use, reusing, and recycling. Wow. Problema. Hindi ka tulad nito na sobrang waste. Bibili ko sa mga scientist na nakatagdala sila ng papano ang basura ay mapapagpapano. Ako sa lugo ko, siguro yung isla ko ng mga pipila ng mga kasama. Ang sarang magsada. Ako, ayaw sana sila ang magbibili sa kasama. Ito, hindi pa rin ako. Yung mga retanso, may pinatapa na rin sa mga sastre. Tapos kaya, no, kaya tayo nila, o tatlo, limang piso. Ako, nagsasplitin mo ako ng mga eskola ko. Kung ito na yung pantalong ko, at saka yung aking 49s. Hindi ko pinili sa tao nyo. Nung high school graduation ko sa 40, ako yung may aking polo at saka yung pantalong. May mga retaso niya. Yung iba, pinatapo niya. Pero kami, ginawa ng dory. Pwede mo pakinabahan. Next. Kaya mo, yung bili ko doon sa mga artist, yung mga full of art, mga alambre, mga panono, sa kamay ng mga artista, ng mga sculptor, ng mga very creative, nagagawa nila na ibang dibuho ko isa. I hope that you can develop a couple of cases that the each environment where people become very creative in reducing and recycling waste of their lives. Yung siguro pinapanaginip ni St. Francis of Assisi na magkaroon na may balik ang sinakon na yung relasyon natin sa pagkakasama. At ito medyo nahuli, kaya magsaka sa presentation ng tao na yung nahuli. Pero isa na po sa pinag-importante yung Richa, na paano masusukatin ang ganda ng programa na papalitasan kung malinis sa tuloy? Paano masusukatin kung tama ba ang ginagawa natin pag-ibig at sa mga nila kung malinis sa tuloy? Ang malinis sa tuloy ay bunga na paglilinis ng buong kapaligiran. At kapag malinis sa tuloy na dapat ang sakit naman yung nila, tama ang ating pag-aalala sa buong nila. Mayroong wisdom. Kung araw, kapag may balik sa polis, itinitikat ko ako sa layer ng mga nila. Hindi na po kumita sa ordinaryong buhay. Pero sa physical fitness, na kumita na. Na hindi ko masyadong testo, hindi ko masyadong testo ng mga information ng business na ay balik ng business. Kaya mo, sa mga nangihirap na komunidad, mayroon ba maging sa kanya? Kapag wala, may problema ang kanya at mayroon may problema ang kanya. Kapag ang maling sa tubig ay nakawalating ng sinayahan, may problema ang kanya. Diba? So, saan sa kata? Saan sa kata? Sana, kapag nagtutuloy tayo ng preparasyon, paghahanda para sa bautismo. Masasabing ang bibigyan natin ito sa tubig. At bibigyan natin ng lecture ng mga tenors, ng mga. Sana ako, pagbibigyan ko na yung kapasapa, nanino na yung bago kristyano nito, ipangako sa iyo bautismo. Na hindi kayo magpatapos ng basura sa iyo. Dahil baka mamaya, ang maipuot natin sa bata, ay computer na tubig. Oo. Normal, no? Masisira ang pagiging sakramento ng bautismo kung wala tayong magkuha ng magiging sa tubig. Sana mag-connecta natin. Kaya may tatanong sa inyo, Senyor. At paano ba ito pag-tubig-tubig-tubig? Yung Eucharistic Congress, may pamilya, kanisismo. Well, yun lang kami sa pag-dilinis ng tubig na gagawin siya ng pinanghira, gagawin ko natin pag-dilinya. Iyakami natin sa amat.
Ano ba tamang pronounce?
either or either or. So they are, and they're on the toilet. Dalawa na nga yung pronunciation eh. Eh, nag-invento ko pa ng pangatlo. Sa ako, hanap ako na sana sa katosismo na dapat meron environment. Pero dahil pumapasok ka sa environment, pumapasok ka sa economics, dapat, pag sinabi mo, maraming mahihirap, lagyan mo muna yung quantum statistics. Ito ba talaga yung hunger? Iba yung mahihirap, iba yung gutom. Diba? O doon sa region mo, ilan yung gutom niya? Para pag sinabi mahirap, ito sa Bicol, ilan yung mahirap doon? Anong itsura ng kahirapan? Last month, I was asked by the World Bank to facilitate a focus group discussion on the extreme poverty. The dalawang section, which is our technical people, sila Maharo na Asmera, SWD Survey, SWD, AIF, tapos yung pangalawang grupo ng poor sectors, ng MISDA, ang tanong, marami na tayong ginagawa, sa karami sa ninyo, sino pinakamahirap? So yung mga statistics, ay talagang mahirap yung mga buto, tsaka yung malayang sa eskola. Eh, doon naman sa ano? Sa mga sector. Ba, palit saan? Sabi ng urban book, tapos ito lang yung pinakamahirap. Yung iba, malalayo, hindi sila nakita ng gobyerno. Eh, kami hindi dyan kami sa gitna. Hindi pa rin kami nakikita. Ang dami kami nakatira sa tabi ng kalsada. Hindi pa rin kami na napapaktor. Hindi pa rin na. Hindi pa pasok sa radar. Oo nga lang. Pero sabi ko, sa lahat ng work, lahat ng urban book, ay pareho mahirap. Ang hindi mga pagkakas. So, sino ko yung nila? Yung mga street dwellers talaga. Talaw yung mga bata. So, yun. PSWD, yan pa yun. Sabi ng iba, ako yung kamayon talaga mga dyan yung mga ano, mga isda. Yun lang. Oo, kasi laki yung lupa. Hindi na namin sila ka. Magsara ka sa tala. At kasi kung magsasara ka ito, paano may sigarilya sila sa likod? Meron talbos ng kamote, eh sa amin, wala eh. Pag umarang bumagyo, alakas ang amin, di kami nakalabas, wala. Gutom talaga. Oo. Tapos pagkula kami ng yelo, pagdating sa pampalintik, bilasan, magpulat ng puti na yung asa, malambot na yung tiyan. Pagpinis yung tumisis, wala ko na, hindi na. Kung ano, pero lahat ba ng mga isda? Magkakasimula. Meron talaga mas mahirap ako na. Pwede mo naman. In terms of geography naman ito, geography, yung mga mga isla sa nakarap sa Pacific. Kasi bumbog sa abot yun. So, okay. Parang ito ang agriculture. Kasi kasuhin niyo. Na, okay, mayroon pang mga isla, pero, yung Bajaw na ngayon, Liberata, hindi talaga alam eh. Napapabayaan talaga sila. Walang field health, walang registration, walang ID. So, siguro, doon sa area, sa katisismo, babanggitin natin yung mahirap, eh, huwag lang basta mahirap in general. Sana, the generality ng facts, ng research, ang dito naman yung experience naman sa Philippines Statistics Office. Doon sa region mo, di ba, kung Bicol ba, kung region 2, alamin natin, pag sinabing serve the poor, hindi yung generic. So, by region, harapin natin, kung manimis na yung area na doon, mo doon, alin doon, ang mas sino doon, mas mahirap, baka sa kaming mas gantungan natin yung pagkaturo natin sa mga open scholarship, etc. So, hindi naman pag sinabing research, ibig sabihin puro mga technical people lang. May mga resulta ng research, gamitin natin. Kahit simple lang. Huwag sabihin mahirap, anong klase mahirap, gaano kahirap, saan sila, ilan sila. At sa lahat ng mahirap ng sa region mo, sila ko naman ng naglalang puro. Ang isang ang yun ang kahirapan ay kulang ng connection. Next.
We cannot adequately combat the environmental degradation unless we attend to the causes related to human and social degradation. Again, social and ecological are related. Next. Everything is related, not even above man. And we human beings are unified as brothers and sisters on a wonderful pilgrimage. Next. In talking with his disciples, Jesus would invite them to recognize the paternal relationship God has with all his creatures. Yung mali ni Jesus sa mga disipulo, mali yung mga ibon, mali yung mga isla. Okay, next. Nobody is suggesting a return to the Stone Age. So, baka naman yung anti-development si Paul. So, hindi eh, naman. Kaya lang, in some areas, it would be more human to slow down a bit. Because you are being trapped by the speed of development which you cannot control. Eh kasi yun ba, sa engineer, nung panahon na na-develop nila yung mga dams after the war, sabi nung engineer, basta kaya, itayo. Malaki na. Malaki na mga dam. Tapos yun pala, hindi na nakita na yung mga siltation. Diba, pagkayang i-construct, i-construct. Pero yung mga side effects na. Diba, parang may kotse na. Ano ba maximum speeds? Speed. Kung sabihin mo 500. Lumilipad na. Sa bagay, sa traffic, hindi mo kaya na rin. Pero yung bagay, hindi 4K, kaya yung sasakyan mo 200 miles per hour o kilometers per hour, mo 200 ka pala, hindi naging maximize. Para sa ibang ekonomiya, slow down kasi naging alipin ka na ng development. Habang tinutulungan namin natin yung mabaga, yung iba dapat mag-balance again. Yung balancing. Kasi sobrang dami ng produksyon, sobrang dami ng basura. Next. So, dito may pumapasok yung issue. Our dominion over the universe should be understood more properly in the sense of responsible stewardship. Dito mapapasok yung issue na sa katisismo. Natatanda niyo sa Genesis, sinasabi, go forth and multiply. And fill the earth and subdue the earth. Don't have dominion over all the earth. Ayun nga, tinuturo dito ni Lord Tito. Sabi nga. Kasi sinabi doon, till and keep. Sa Tagalog, bungkayin mo at talaga. Eh, nangyari, bungka lang ng bungka. Nakalimutan mo talaga. Eh, nakakuan, there's sinasabi ni Pope na that is an incorrect interpretation of the Genesis story. And because of that, we have suffered. So, kaya dito, kikilabot ako. Pwede di ba? Pag-ingatan natin. Lalo na yung pag-ingatan dito. Mamaya, tuturo sa inyo sa akin. Alright? Next. We cannot presume to heal our relationship with nature and the environment. Next. Next. Without healing all fundamental human relationships. Siguro parang sabihin natin, pag nagkakagalit yung mag-asawa, maraming nababasa. sabi siguro ng flower waste, ay, kung kailan mo sa away ko. Hindi. Pag nagkakagalit, kahit ano ng susi pa, pag binuliwan ng manager, ng boss sa pabrika, ang manggagawa, siyempre, hindi siya makasagot. Pag uwi, doon siya gagante. Kung sino pwede niyo gantihan. Nasaan yung misis niya? O kaya, anak, pag wala yung, hindi pwede yung masipa yung anak, lumilipad ngayon yung buksa. O di ba? So yun na yun eh. Yung takbo ng relasyon natin sa isa't isa, may epekto eh. May epekto doon sa grupa.
Pagka magigera tayo, parang ang dami-dami ng bomba. Bahala na kung tumama ako nun. Basta bayad na yan. Tapos saan ba magsabing bomba? Bomb, nakalaya. Bomb, sa kagubatan. Dami-dami ng mga nasirang kagubatan dahil doon sa tabo ng rebelde, doon bubuhos ang mga bomba. Dami-dami nasisira. Sa totoo lang mo. Dahil sa away, dahil sa, well, hindi maganda ang ungay. Kaya ako may tinatawag na environmental wars, environmental conflict. Yes. Kapag sinusolo ho ng isang grupo ang mga ginto sa mining, siyempre meron magbibigma, meron magdadalo. Itong mga ngayon, patay ngayon, sa lumat, sa sulit sa Agusan, sa sulit ng Sul, sa Raman, eh, okay masyadong magkukunkulod ka agad dahil sa mga balita. Eh, malalim yung issue niya. Kung saan, bakit pwede dyan yung mga, sino ba talaga dapat nandiyan? Duman. Sino ba nandiyan dyan? Mingan. Eh, bakit? Hindi para magpapicture sa mga duman. Hindi dito. Eh, bakit nandiyan dyan yung NPA? Siguro, hindi ba sila ng dahilan? Hindi ba sila ng taktika? Pero, lahat na yan, yung Mina, pupuha na tayo mga nandyan. Yung dayuhan ng mga iba-ibang klase, negosyante, rebelde, soldado, pupuha rin na tayo mga nandyan. Yung mga LG, pupuha rin. Talagang nagadami na yung nag-aati-ati dyan, magkaaway, pagkanyan yung kasundo. So, sana paralimin na natin yung pagsusuri. We are faced with, not with two separate crises, one environmental, the other social, next. Actually, this crisis is complex. It's both social and environmental, and ultimately it is a spiritual crisis. Next. Strategies for solution demand an integrated approach, combating poverty. Next. Authentic development includes efforts to bring about integral improvement in the quality of life. So, huwag ka lang magtayo ng bahay, ayusin mo yung relasyon. Next. These settings influence the way we think, feel, and act. Pag masyadong polluted, duliinit ang ulo, madami krimen. Next. Restoring dignity to the excluded and at the same time protecting nature. Lagi pa ulit-ulit yan. Next. Common good is respect for the human person endowed with basic and inalienable rights. Yung common good po ay talagang hinahanap ko sa katilis. Yung pag-iisip ng kapakanan ng lahat. Kapakanan ng nakararami. Pero hindi lang basta nakararami ng lahat. Oh, kasi hindi yung palaging rule of the majority. Yan ang problema natin. Palaging pag mayroong issue, divide the house. So, di ba yung ginagawa natin, inatutunan po at least sa elementary. Oh, mag-a-outing tayo sa ilog o dyan sa patio. Dahil sa patio na lang, parang imperia, o sa ilog na lang, kapag ito. O sige, parang walang gano'n, divide the house, majority, rules. Pero what about the minority? How are we teaching the rights of the minority, the excluded, the marginalized? Oo. Oh. Indeed, meron kaibigang madre, na galing sa tribo, sa the birth, may natuturo na ako sa tribo. Hindi po kayo mamanobo. Tapos, sabi ko, tuturo ko kayo ng moral values. Sige sister, pero mami alam mo na yan. Mag-games mo na tayo. Anong game sister? Bigyan niyo ako ng limang silya. Paikot, kinakarap siya naman. Tapos, anim na bata. Okay? Sige, okay, tayo kayo dyan, paligid. Ganito ha, pagtugtog, sa'yo paikot, pag dito, tubo! Yung mga manobo, hindi kumagalap. Sabi ng madre, kabubo ng mga manobo. Kabubo ng mga manobo. Waiting po. Nang siya, ano kayo? Pagtugtog sa'yo ito, pag-ito, kubo. Hindi ko naiintindihan. Naiintindihan si Stern, kapitin kayo mga po.
Dear kids, the resources of the earth are always not enough.